Ang cellphone natin ngayon mga guys ay isang China phone lang mga guys. So ang problema nga nito mga guys ay hindi siya mag-under at hindi na rin siya mag-charge pag i-charge mo siya. So first time ko palang hawakan ng cellphone na ito mga guys. Nung pina-under ko siya sa dito sa ating voltage power supply ay nalaman kong touchscreen na yung problema ng cellphone na ito. So ipapakita ko sa inyo mga guys kung ano yung reaction ng ating power supply. So, paanda rin natin dito sa ating power supply voltage. Yan, so, masdan yung mabuti yung, ayan. So, parang nagbabibrate yung voltage natin mga guys. Yung kanyang parang relo. Ayan, nagbabibrate. So, ibig sabihin mga guys ay may problema sa touchscreen ng cellphone na ito. Kasi nakasanayan ko ng ganitong reaction ng China phone na nagbabibrate lang yung voltage natin. So, tatanggalin natin yung cover mga guys at susubukan nating i-disconnect yung kanyang touchscreen. So, 100% mag-under yan siya mga guys. Tignan niyo, ayan. I-disconnect natin ito mga guys. Tingnan yung mabuti mga guys. Tinanggal ko yung kanyang touchscreen or i-disconnect ko yung touchscreen. So, press natin yung power button. Ayan. Ayan. So, nag-under siya mga guys. Ayan. Nag-under yung cellphone natin mga guys. So, ibig sabihin mga guys, malinaw na ang touchscreen lang talaga yung may problema. So, ang gagawin lang natin dito mga guys is i-reheat lang natin yung IC ng touchscreen. Painitan lang natin ng kaunti. So, yung mga capacitor ng touchscreen mga guys ay i-resolda na rin natin yung mga capacitor sa touchscreen para gumana yung touchscreen ng cellphone natin at mawala yung grounded niya. So, pangalawang beses ko na itong na-encounter na ang ganitong problema ng China phone mga guys. Na may problema sa touchscreen kaya hindi siya umaandar. At pag testing mo pa lang doon sa voltage, pag paandar mo pa lang doon sa voltage, malalaman mo na talaga na touchscreen yung problema ng China na ito mga guys. China phone na ito. Kasi nagabibrate lang yung ano ng check voltage natin. So ipapakita ko sa inyo, ito yung i-reheat natin mga guys. Itong IC na ito. Tsaka i-resolda na rin natin yung mga capacitor dito na nasa gilid niya para gumana yung touchscreen natin. So, yun lang yung gawin niyo mga guys.